Ilang Pinoy ang apektado ng tuloy na bakbakan ng dalawang paksyon ng militar sa Sudan. Umaapela na sila ng tulong sa gobyerno. At nakatutok si Rafi Tima. Yan ang sitwasyon sa Khartoum, kabisera ng Sudan sa ikapat na araw ng gera sa pagitan ng dalawang paksyon ng kanilang militar. Kuha yan ni John Deza, OFW, na isang taon pa lang nagtatrabaho sa Sudan. Bigla na sa trabaho kami, bigla na lang sila nagputukan na tas araw-araw na po yun, araw-araw, tuloy-tuloy. Agad daw silang pinauwi sa kanilang tirahan sa takot na maipit sila sa bakbakan. Ngayon, ikalimang araw na nilang nakakulong sa bahay. Wala nang supply. Sir, ang problem po namin yung mga basic necessities. Wala muna po tubig, pagkain, talagang nawawala po. Isa sa mga sentro ng bakbakan ng airport na sinara na. Dito malapit nakatira sina John, kanyang ina, at mga estudyante ng Islamic Studies sa Khartoum. Habang kausap ko sila, dinig ang mga pagsabog sa labas ng kanilang bahay. Delikado din po kami dito kasi hindi po namin alam yung ano ng mga ano po ng tangke. Yung tira po ng tangke, saka yung tira po ng jet. Kasi kung saan-saan na po tumatama eh. Marami na rin pong bahay na wasak dito, gawa po ng mga bombahan po nila. Ang ina ni John na 13 taon na sa Sudan, gusto na raw sanang umuwi ng Pilipinas. Kung magagawa po kami ng paraan na ma-repatriation, wala po problema, kailangan po namin. Kung pwedeng makapauwi na kami ng Pilipinas, di mas better po. Base sa tala ng Philippine Embassy sa Egypt, may 255 na Pilipino ang nasa Sudan ngayon. Bukod sa mga OFW, may mga Pinoy na estudyante rin sa Khartoum na nag-aaral ng Islamic Studies. Minsan yung mga nahulog na mga mortar, I think about 50 meters lang dito sa tinitirahan namin. Yung building nga galing dito na natinatama na nasusunod. Ang OFW na si Samuel, kasama pa sa bahay ang pamangkin na 4 taong gulang. Paubos na rin daw ang kanilang imbak na tubig at pagkain. Ang kanyang kapatid na ina ng bata, naipit pa sa pinagtatrabahuhang ospital. Wala nga pong nakikipag-usap sa amin tungkol sa ano, kayo lang po nga nakakausap namin eh. Kayo pa lang po yung nakausap namin. Sa ngayon, abiso sa Facebook pa lang daw ang kanilang natatanggap na komunikasyon mula sa Philippine Embassy sa Cairo, Egypt na nakakasakop sa Sudan. Bagamat batid daw ng mga OFW sa Khartoum na mahirap ang evacuation dahil sarado ang airport, sana naman daw may kumausap man lang sa kanila mula sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto po namin ay makaalis dito. Makauwi. Kasi wala, palala po ng palala eh. Hiningan namin ang reaksyon ng DFA tungkol sa mga sinabi ng mga OFW pero wala pa silang tugon. May abiso naman daw ang embassy sa Cairo sa mga OFW sa Sudan na magpasa ng kopya ng kanilang passport at contact numbers. Pagkain at tubig ang pangunahing umanong pangangailangan ng mga Pinoy na naiipit ngayon sa bakbakan sa Sudan. Sa ngayon, kanya-kanyang diskarte na lang daw muna sila para maitawid ang araw-araw sa gitna ng bombahan at putukan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.